mga kabuker, magbulik ito sa ating ating vlog ng umaga. Dito tayo ngayon sa may Ecoland, mga kabuker, no? Pupunta tayo dun sa may Coastal Road Times Bridge segment. Sana ako mo ka. So mag-update ako, mga kawoker, no, sa Coastal Road Times Bridge segment, mga kawoker, no. Kasi close pa siya last time na nag-vlog tayo dito. So titingnan natin kung open na siya. So yan, mga kawoker, yan naman yung SM City of Ecoland. Yan. So napakahangin ngayon dito, mga kawoker, no. Bali nag-ano sila dito ngayon, nagro-road widening. Napakainit. Hindi pa ako nagdala ng ano. Hindi pa naman ako nakapagdala ng payong. So naglalakad ako sa ilalim ng init ng araw, mga kawoker, no. Walker. Medyo nasa unahan lang naman siya. So yan naman yung car park po ng SM City Ecoland. So napaka alikabok. Nakasada kasi nga po ginagawa pa yung mga ibang parte ng mga street dito, banda ng mga kawoker, no. At ang banda na to, mga, ang street na to dito, mga kawoker, pag umuulan, ano, no, matubig. So tawid tayo, hanap tayo dun sa may ano, medyo may lilim. Ayan, kasi na maraming ano dito, mga kawoker, no, mga malalaking puno ng akasya. Buti na lang hindi nila pinuto, sana huwag nila itong putuli, no. Kasi pag pinutol nila ito, masalong iinit. Hindi pa naman natin maintindihan ang panahon ngayon. Minsan mainit, minsan hindi. So ayan, oh, may lilim na, oh. Ito naman yung ano, yung parang sinaradong ano nila. Yan naman yung ano. Ayun. May tugtog, mga kawoker. Patay tayo dito. So yun, mga kawoker, no. Medyo malapit na tayo. Parang nakikita ko ano, sarado pa rin. Pero papasok tayo doon banda. Pero yung mga landscape nila doon, mga kawoker, medyo tapos na din. Yan, kasi nakikita ko na dito sa unahan na ano, may mga tanim na. May mga hibig-hibig na pala dito, mga kawoker. Yan. Yan. Yan yung mga ginagamit sa sasakyan. Laking ano, truck. Yan, medyo madumi-dumi pa naman dito, banda. Siguro susunod, ito yung susunod lang linisin, no? Sa ano na. Kasi
tingnan natin makuha. Kasi parang hindi ko na nakikita yung guardhouse. So tingin ko hindi pa rin pwede pasukan yun din. May mga ano din dito, parang mga malalaking plastic na portal. Ayan o. Oh. Yan naman yung entrance mga kawukwer o. Oh. Entrance, papasok doon sa may ano. Papasok doon sa may postal road. Ito yung mga kawukwer o. Oh. Yan ang init. Nagsisituloy ako, hindi ko dinala yung payong ko. Grabe yung init, sobrang init. So yan mga kawoker, ito na yung entrance mga kawoker. So tawid lang tayo. Tintingin kunti kasi wala naman akong nakikita ng pedestrian rin dito. So tawid tayo. Ayun o, tapos ang mga kawoker o. Ito yung pigment nila dito, ayun o. Ayan. Tapos na siya. So, hindi ko lang alam kung pwede nang pumasok. Yung mga ilaw nila, naka-install na lahat. Medyo may nakikita lang kung medyo mga cellophane na nagkalat. So ito yun lang yung observation ko banda dito mga kawoker o. Ayan. Saka napakaraming bahay dito na ano no. Na demolish kasi nga ginamit itong area na to. Ayan, kasi marami pang mga kabahayan dito. Ayan. So lapit na tayo doon. Ah, yun pala, nilipat lang pala yung guardhouse. So ito yung tsura dito. Ayan, kabukil. Ito yung tsura dito. Ayan. Malapat na kalsada, papasok mga postal road. Ah, ito naman yung ano. Dati wala naman to. Ayan. May mga tanim na tumulaklak na nga eh. So ayan. Kasi dito banda mga kawoker, ang daming kabahayan. Ayan sa loobuan dyan, dami dyan mga kabahay sa loob. So medyo mga ilang nulin tayo hindi nakabalik dito. So mabalik-balik lang tayo dito para pagdating ng araw, baka sahaling pagbalik natin, pwede na tayo makapasok doon sa Postal Road mismo. Kasi napakaganda dyan, kaya sa labas lang. Nakatingin, napakaganda doon sa loob. Kaya nakikita ko yung ano, katulang na no entry. So ayan. So ano no, medyo matagal-tagal na rin yung Postal Road na hindi pa natapos kasi nga napakalaking project ng gobyerno natin no. Panahon pa yan eh. Rodrigo Duterte, yung ating dating pangulo po. Kasama din yan sa kanyang build program. So yung mga bahay dyan mga kawoker, na-demolition yung iba. Yan. May mga magagandang bahay dyan na talagang giniba para mag-giveaway lang sa Postal Road na ito mga kawoker. Ayan. Yan sa may pagtawid mo dyan sa may kasada, mga bahay din dyan sa kabila. Papasok yun mga kabahayan din yan dyan sa loob. So ayan o. So dito lang tayo. Hindi naman tayo pwede pumasok kasi dito sa loob. So yun ang kawoker o. Napakaganda na dito. Ayan o. Ayan. Basta lang dito mga kawoker sa Davao City. Kahit na distansya ka lang, napakaganda na sa loob. Kaya nga lang hindi pa pwede pumasok dyan. Makikita lang natin yung mga nakaharang ng mga sa malalaking truck nila at saka may karatula din sila na no entry. Ayan o, no entry to all personnel and civilian. So ayan, dito lang tayo makawagan. Hindi mo kasi tayo pwede yung pumasok. So ayan o, saan lang kaya tayo makakapasok dyan? Kasi nga po bawal. So yun mga kawoker, napakaganda no. Kasi nga mahangin dito kasi nga ano no, sa harap dito ng dagat. Ay napakaganda. Napakaganda ng project na ito mga kawoker. So dito lang tayo banda. Itong area na yan mga kawoker, dami yung mga bahay dati dyan. Yan no. Paano dito? Yan no. Sleep
natin yung uban na yun, yung loop ng ano, mga hawker. Pumasok na nakamotor, na nakasuot lang. So may bahay isa dun sa loob mismo sa may gilid lang. Diyan siya dumaan siguro. Diyan yung pagkakala na papasokan lang ano yung area. May mga kabahayan dyan dati yan mga hawker. O mga bahay dyan dati. Hindi ba? At napakagandang mga dito. Siguro binayaran nila naman siya ng gobyerno. At yung bandang yung mga bahay dyan na Iniba. Yun. Sana makalapit ay yung bandang. Walang araw makakapasok din tayo dyan. Although may open part na ng Coastal Road dun mismo sa may ano no, sa may Matina Playa. Yan talagang area dun na pwede nang pumasok. May oras lang. Yan ang hawker, no? So yun. Ito yung update natin yung mga hawker, no? Sa ginagawa Coastal Road dito sa Davao City. Ito naman yung Times Beach Coastal Road segment. Yan ang maganda na ano yun, lumipad yung ito na puti. So ayun mga kawoker, hanggang dito na lamang po ang ating vlog ng araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko po. Kahit minsan na ako nag-upload, pero andyan pa rin po kayo, handang tumulong at sumuporta po sa aking channel. So ayun mga kawoker, sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At makikita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pong mga uploads. So hanggang dito na lamang po. Magandang araw po.